Ayun mga boss, meron tayo dito ang XRM125FI. So ang gagawin nito natin dito mga boss, i-erase natin yung stored sa DC. So pag kunwari, nasiraan kayo ng AOT, pagkatapos ginamit nyo pa rin yung motor, pagkatapos pinalitan nyo ng sensor, so okay na mga boss, hindi na yun lumalabas dito. Pero yung virus, yung sira, nandun pa rin sa ECU, naka-stored pa rin. So ang gawin natin dito mga boss, i-erase natin to. Ayan, so dapat meron tayo ditong ano mga boss, ito, nakabit ko na ito mga boss, itong ano niya, itong dito sa socket. So pag wala kayo ditong mga boss, itong pangkabit, pag wala kayo ditong tawag nito, ECS connector mga boss. Ayan, ito ECS, tanggalin muna natin, pakita ko sa inyo mga boss. Ayan, ECS connector to mga boss. Pag wala kayong ganito mga boss, pwede din wire ito dito sa kabila, dito at saka dito nyo ilagay mga boss, dito at saka dito. So, pag wala kayong ganito ECS connector, pwede rin wire mga boss, no? So meron nung gumawa ako ng mode 1 mga boss, mode 2 rather, sa video ko kung paano mag-reset gamit ang wire mga boss, nang walang ECS connector mga boss, gamit ang wire. So ngayon mga boss, ayan, nakabit na natin mga boss, ECS connector. Ayan, ipapakita ko talaga sa inyo na nandun pa rin sa isa ECU yung sira. On natin yung susi mga boss. Ayan, on natin yung susi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, so meaning AOT sensor mga boss. Ito, dito mga boss, AOT sensor na sira pagkatapos pinalitan. So ngayon nakita natin na nandun pa rin sa ECU. Ano? Ayan, marami pang mga ano mga boss, mga virus na na-detect ng ECU na hindi na erase. Ayan, erase natin 'yan mga boss. Ayan, ito 'yung 7 blinks. 1 2 3 4 5 6 7 8. O, meron pa doon sa injector mga boss, 'yung socket niya doon. Tapos long break, pagkatapos 2 short. Meron tayong diagram dito mga boss, oh. 2 long, 1 short, intake exhaust manifold na sensor, oxygen sensor mga boss. Pagkatapos yung 8, TP sensor, yung 9, yung ano, intake air temperature sensor mga boss. So ngayon, i-erase natin yun mga boss, no? I-off man natin to. Ayan, off man natin to. Walang ano to ha, walang cut. Hindi to scripted mga boss. Then, i-remove natin tong AOT sensor nyo mga boss. Ayan. Ayan. Ah, wait. Hindi muna tayo mag-TTP reset mga boss. Erasing stored DTC muna tayo mga boss. Dito muna tayo. Ayan. Ayan o. Dito muna tayo magpo-focus. Ngayon mga boss, paano ba mag-reset? I-on natin yung susi doon mga boss. Within 5 seconds, i-remove natin to. Ayan o. Remove. Pagkatapos remove natin, ibabalik muna na. Ibabalik natin ulit. So ganun yung pag ano mga boss, erasing stored, no? Erasing sa ECU natin yung mga ano niya, yung mga na-detect na sira. So ngayon mga boss, wala kasi akong tagahawak mga boss, no, ng camera. Yung tripod ko naiwan ko sa bahay. May sugat pa tong kamay ko mga boss, oh. Gumawa lang talaga ako ng video para sa inyo. So ano ba? So yun mga boss, nilagay ko muna itong camera ko dito. Ang gawin natin doon, i-on natin yung susi, remove natin yung ano natin, ECS connector natin. Within 5 seconds, balik. No? Okay, gawin natin. On natin yung susi mga boss ha. On ang susi. On. Remove. Ah, wait mo na mga boss, hindi natin nagawa. So, dapat, pasan kayo dito. So on ang susi, wala itong scripted ha, walang. Edit. I-on. Remove. Pagkatapos, balik mga boss. Pagkatapos, off. Ayan mga boss. I-off natin yung susi mga boss. Ayan. So, i-check natin. Yung kanina, nagbe-blink kasi siya. So, ngayon, i-check natin kung nagsisteady yung ano niya mga boss, nagsisteady yung ilaw niya dito sa MDL natin. Ay, MDL. Yung sa turbo light natin dito, kung nag-ilaw siya ng steady, meaning okay yung ginawa natin, pero pag nagbe-blink pa rin ito, meaning hindi natin nagawa.
So, natin to. Ayan, nakakabit yung ECS connector natin mga boss ha. Ayan mga boss, nagsisteady na siya mga boss no. Yung kanina, nagbe-blink, ang dami, tatlo yung ano yung mga boss. Yung nasagap niya dun sa ECU na hindi na-erase. So ngayon, na-erase na mga boss oh. Ayan o, nagsisteady na siya. Ayan. So hindi ko nakinat yung video mga boss ha. So ang next natin gawin dito mga boss, mag-tepe reset tayo. Tepe reset muna tayo dito mga boss. Ayan o, tepe reset na. So off natin muna to mga boss. Off yung susi. Tupos ko muna mga boss ha. Ayan mga boss oh. Ito tepe reset muna tayo dito mga boss. Ayan tepe reset. So naka off yung susi. I-remove natin tong IoT sensor nyo mga boss. Pagkatapos ilagay natin to mga boss. Itong paper clip. Ayan post ko muna mga boss ha. Kasi walang nagawak ng camera. Ayan mga boss, nakabit na natin yung paper clip. Kung wala kayong paper clip, pwede kayong gumawa ng improvise. Ito nga spring to kasi wala akong paper clip spring. Tapos nilagay ko dito. Pagkatapos mga boss, nalagay na natin tong ano niya, yung paper clip. So i-on natin tong susi. Within 5 seconds pa rin, kailangan ma-remove natin to mga boss, no? Kailangan ma-remove natin tong ano, itong paper clip. Yan. So on natin yung susi. Wait lang ha. Wait lang mga boss. Para ano? Para hindi talaga yung mga ano. So on natin yung susi. On natin yung susi mga boss. Within 5 seconds, remove natin to. Ayan. Remove. Pagkatapos off. Off. Ayan mga boss. So meaning no, nag-blink siya mga boss. So okay yung ginawa natin. Pero pag nag-steady siya, hindi yun okay yung ginawa natin, no? Pagkatapos, tawag nito, ibabalik na natin to. Ibabalik natin to, disconnect. Yan mga boss, disconnect na natin. Yan yung tepe reset mga boss. Yung mga walang minor, yung mga hagok na motor, ayan. Pagkatapos, remove natin to. Ayan. Ay, pwede hindi muna natin to i-remove mga boss, pwede tayo mag-initialize, no? Next step natin is ACM or ACU initializing mga boss. Yan, initialize natin yung ano niya mga boss, yung ACU niya. So, hindi muna natin ito i-remove. Ayan o, ayan. Sana nakafollow kayo sa video ko mga boss, ayan o. I-connector natin mga boss, ayan. SCS connector, ayan, nakakabit. Close muna natin itong ano niya mga boss, yung ano niya upuan. So, gawin natin dito mga boss, dapat naka long throttle kayo mga boss. Full throttle. Pagkatapos full throttle, i-on yung susi mga boss. Pagkatapos ma-on yung susi, hintayin nyo na mag-blink. Pagkatapos bitiwan nyo. Ayan o. Hintayin natin na mag-blink. Pagkatapos umilaw ng isa, yun yung ano, naka-initialize na yung ano natin, na motor natin o. Ayan. So, paano ba ito gawin mga boss? Wala kasi akong tagahawak mga boss eh. Ano ba ito ah? Wait lang mga boss, magtawag muna ako ng kasama. Reso on. So, dapat mga boss, naka full throttle. Katapos on, sige guys, on. Yun. Hintayin na natin na mag-stop yung blink niya. Pagkatapos bitawan nyo. Ayan, binitawan ko na. Blink. Pagkatapos mag-blink ng isa, meaning naka-initialize na yan. Ayan, isa. Ayan, naka-initialize na yung ECU. So ulitin natin mga boss, off. Part pala yung unsa part sa susi part. Full throttle mga boss ha, naka full throttle yun part. Ayan, umilaw siya mga boss. Pag ilaw mga boss, hintayin natin na ano, mawala. Ayan, pagkatapos bitawan natin yung ano niya, yung throttle. Ayan, blink. Ayan, isa yung blink. So meaning yan mga boss, naka initialize na yan. So part. Ayan mga boss, salamat sa panonood mga boss. Sana nakatulong itong video ko. Ayan o. Ayan mga boss. Thank you. So remove natin yung ano yung mga boss. Si SCS connector. Ayan. Remove na natin. Ayan. Napaka basic. Pag wala kayong ganito mga boss, pwede rin wire. Ayan. Dito kabit nyo. Dito mga boss. Oh, ito wire. Dito at saka dito. Pero may video naman ako mga boss. Paano mag-reset ng mode 2. Reset gamit ang wire. So, salamat mga boss. 10 minutes na tayo. Thank you.